Magandang araw na naman sa inyong lahat. Meron naman tayong bagong project. Ito yung nakaraan natin project, oh. Robot car. Ano lang siya, 3 volts sa battery. May switch, tsaka yung motor niya nasa ilalim. Yung gear niya naka-connecta sa gulong, sa ilalim. Gagawin mo lang, pinindot mo yung switch. At siya ay tatakbo na. Yan lang ang speed niya. So, yan ang ating robot car. Medyo mabagal ang motor. Front wheel drive. Yung motor nakakabit lang sa front. Isa lang ang motor natin. Pindutin mo lang yung switch. Wala na. Ngayon, may ginawa akong bagong project. Ito ang bago nating project. Robot car din. So, mas maganda yung gulong niya. Tsaka, ang battery niya, 9 volts. Mas malaki yung motor. Ang motor, nakapabit sa ibabaw. Ang motor nito, sa ilalim. Yung gear, sa ilalim din. Pero yung gear nito, sa ibabaw. Maganda ang gulong niya, may medyo rubberized. At 9 volt supply, meron ding blue blinker, LED flasher. Dito nakakabit yung wire ng motor at saka ng 9 volt supply. Sa unahan niya, 10 mm na LED, white. White ang kulay niya. At sa likod, LED na flat, red. Dito naman, ikakabit ang control module natin. So, ito ngayon, ang bago nating robot car. Meron siyang ilaw sa unahan at saka sa likod. At sa lalim, yun yung wiring ng lightings o nung ilaw. Sa ilaw yan. Tsaka control, sa control. Spaghetti wirings. Meron ding battery terminal. Okay? Bukod sa ating robot car, ito ang kanyang control. H-bridge. Dalawang control niya. Excuse. Push button. So, makikita mo dito, apat na transistor. Medium power at saka dalawang BJT. May mga resistor. May mga indicator dito. Pag pinindot mo yun, iilaw yung puti kasabay nung headlight ng ating car robot. Itong pula, ganun din sa likod. Meron ding power switch. Meron ding power LED. Pag bukas yan, bukas na yung circuit, ito power LED din yan. Parehas din yan. Pag umilaw ito, iilaw din yan. Meron din kapasitor. Okay, stabilizer.
So may heat sink yung ating H bridge na configuration ng control. At sa dulo, mayroong header. Header yan. Ilalim. Yan ang spaghetti wirings. Freestyle. So, para makontrol ito ng ating H-bridge controller, kailangan natin ng cable. Ito, may ginawa akong cable. Ginawa ko lang yan from Xbox 360 controller. Ano siya? 7 wire. 7 pin. Male, female, header. Gagawin natin. Kukonekta natin itong cable sa ating controller at saka sa ating robot car. Okay? At yung ating header dito, female. Itong cable natin, male. At tingnan natin. Okay? Saksak na natin. 7 pin. Okay? Nakaano siya? Cable tie para matibay. At itong kabila, lalagay natin sa ating controller. Okay? Lagay natin. Male to female. Okay? 7 pin. Iyon. Nakakabit na ang ating wire. Kakabit na natin ang ating 9 volt supply na battery. Ayun, nakakabit na siya. Teka, kaso makayad ang gulong. Okay, so yan ang setup ng ating robot car. Ito na yung controller natin. Hop, tabi muna kayo. Dadaan na ang bigatin. Power on switch. Pag pinindit ko, iilaw yung monitor ng control. Ibig sabihin, buhay na yung control. At iilaw din yung ating LED flasher sa robot car. Pindutin. Umilaw na. Ayun. Ready na siya. Diba? Ibig sabihin, sync na siya. Ready to use na. Ngayon, itong gamit ng ating controller. Ito, white forward. Itong red reverse or backward. Subukan natin. Pipindutin ko ang white, ha. Iilaw yung white light. Iilaw din yung headlight. Yan, oh. Yan. Nagpo-forward siya. Diba? Pag naman reverse, red. Yun. Yun, oh. Kita mo? Forward, puti. Reverse. Patayin natin ang ilaw para makita natin yung ilaw ng ating So pag pinindot ko yung ano right button, yun o, iilaw yung ano. Umiilaw yung likod at harap.
yan ang bago nating project. Tingnan uli natin sa liwanag. You know. Meron na tayong toy car. Diba? Oh. Capable na umatra sa bante. Pindot-pindot lang, pagputing ilaw sa right, forward, reverse. Ito mo, umiilaw siya, umiilaw din yung headlight. Pag yung pula, pula din. Yun o. Tingnan natin. Tingnan mo ha. Pag pinindot ko yung puti, right button, yun o. O. Pag yung pula, you know. Puti. Pula. Atras. Abante. Ayun o. Rear drive siya. Sa likod yung ano, motor. Diba? So yan ang ating bagong project. Patayin ang switch. Mamatay ang ilaw. Mamatay din ang ilaw ng ating robot car. Diba? Ito switch lang. At tapos tatakbo na. Tingnan natin kung nag-iinit yung motor. Bukan natin ha. Pindutin ang power switch. Okay. Parang mahirap ha. Mahirap. Testingin kung nag-iinit ang motor. Mahirap testingin. Hindi siya nag-iinit. 31 normal ang temperature niya, pati battery 32.